What's up mga kabilyar? Welcome to my new video. Papanoorin naman natin mga kabilyar ang rising star na si Pork Chop or Jamel Sortan versus dito kay The Slayer, Liban Cortiza. But before that, please like, subscribe, and press the bell button para lagi kayong updated sa next video ko. Let's go! So yun mga kabilyar, unang nag-break dito ay si Jamel Sortan or known as Pork Chop. Ano po daw si Jamel Sortan mga kabilyar, ito ang anak-anakan ni Efren Batarias. Akala daw nila tunay na anak ni Efren Reyes, pero hindi pala. Nakanakan pala ni Efren Batarias si Jamel Sortan or known as Pork Chop. Matagal ko nang nakita naglaro ito si Pork Chop mga kabilyar. Magaling din ito. Lalaban to. Sikat na sikat din ito si Pork Chop sa Money Game sa Manila. Dahil lumalaban man ito ng mga ano doon, mga may pangalan na din, sila Edwin Itik. Marami na rin itong tinalo. Yun, makita nyo naman sa laro niya, napakagaling ni Pork Chop or Jamel Sortan. Ayun, fast track po ito mga kabilyar. Madali lang ito. Hindi kayo maboboard dito. Ayun, follow shot, preparation sa 10 ball. So yun mga kabilyar, lagi lang kayong lagi nyong tingnan ang next object ball para malaman nyo kung anong i-apply nyo doon sa white ball at kung anong speed ang i-apply nyo. Ayan, si The Slayer, Liban Cortiza, isa pang world champion natin. Nag-champion dito 2020 sa Derby Classic Open si Liban Cortiza. Taga-Davao po ito mga kabilyar. At siguro naman kilala nyo na si Liban Cortiza. Ang hindi nyo pa kilala dito ay si Jamel Sortan or Pork Chop. Kaya nagawa ko ng video ng ganito din mga kabilyar para din ma-expose yung mga ibang magagaling na player natin dito sa Pilipinas. So tinawag ko sila yung mga hindi pa sikat ang pangalan, tinawag ko silang rising star. Ay hindi natin alam, baka ma-champion dito, maging world champion. So yun, The Slayer, Liban Cortiza. Yun, pinapagpag lang yung bola, ang dali oh, napaka fast track. Yun, score natin 1-1. Yun mga kabilya, pag last ball na, huwag nyong mamadaliin. Kailangan concentrate na concentrate kayo. As the saying says, never miss your last ball. Ayan, si Pork Chop. Magaling din. Ito, follow shot. Uy, grabe ang lakas. Wow, what a shot by Jamel Sortan or Pork Chop. Yung ibang ano mga kabilyar, natatawa sa dagnay ni ano, dagnay ni ang tawag nila kay Pork Chop. Bakit daw pinangalanan ito nilang Pork Chop? Eh, aside sa napakagaling, kaya nila pinangalanan itong Pork Chop dahil mula bata medyo may pagkatabaan ito si ano, si Jamel, kaya tinawag na Pork Chop. Pero ano naman, napagagaling naman sa larong billiard. Ayun, lamang si Pork Chop 2-1. Ayan si The Slayer. Uy, pumasok yung dalawang wing ball. Kaya lang wala siyang clear shot sa yellow one. Kaya push out ang
gagawin dito ni The Slayer. Magagawa lang yan mga kabilyar after the break. Pero pwede ding ibalik yung tira sa nag-push. Yun, kagaya nun, binalik ni Porkchop. Kaya si Liban Cortiza ang tumira. So ngayon, wala nang push-push dahil after the break lang yun. Ayan, napakadali lang. Wala lang 25 minutes ito mga kabilyar, tapos na agad. Dahil ginawa kong fast track ang video. Ayan, nag-jump dito si Jamel. Oops, aabot ba? Uy, hindi umabot, sayang. Mahirap naman talaga yun mga kabilyar dahil jump shot yun. Ayan si The Slayer, Livan Cortesa. Hindi na siya ito rising star mga kabilyar dahil he's already a star or a champion, Livan Cortesa. Ang rising star natin dito si Jamel Sultan dahil kine-expose natin yung pangalan niya mga kabilyar na magaling siya maglaro ng billiard. Wala ding, lagi din nagsali ito si Porkchop sa iba't ibang tournament sa Manila, yung mga big tournament. Kaya lang hindi masyadong sikat. Pero sikat ito dahil anak-anakan ito ni Efren Bata Reyes, si Jamel Sultan. Yun, score natin 2-all na. Galing ni Liban Cortiza. Ayan si Porkchop. Uy! Walang pumasok mga kabilyar. Dry break. At may tira dito si Liban sa yellow one. Ayun. Oops. Tamang-tama lang para sa blue 2. Next is red 3. So, pwede niya i-follow shot or draw shot ito mga kabilyar with inside spin. Tingnan natin. Uy, draw yung ginawa niya. With inside spin para sa red 3. Next is violet 4. Ayan, draw din. Patras. Tamang-tama lang din ang speed niya. So, mahina na lang itong mga kabilyar dahil ang next ball ay orange 5. Ayan. Oops. Medyo wrong-sided. So, stop ball na lang. Uy, pinatras pa ng konti. Ang ganda naman nun, Liban. What a shot. Yun. Pinapakyaw na ni Liban Cortiza. Yun, ang bilis ng tira. Tira kaagad to. Uy, tingnan mo. So, observe lang mga kabilyar, watch and learn, and then apply natin pag naglaro natin kung ano natutunan natin dito. I try my best to explain kung anong klaseng tira ang ginawa nila. Ayan, 3-2 na, lumamang na dito si Liban Cortiza. Uy, walang close shot sa yellow 1, kaya automatic defense ang gagawin niya dito. Or bank shot. Uy, bank shot. Oops. Uy, ang ganda naman. What a shot by Liban Cortiza, The Slayer. Ayun, 1-2. Uy, tamang-tama ang speed para sa red 3. Wala kasing ibang butas yung red 3 mga kabilyar. Ayun. Open na yung table. Hindi mo ma-take it for granted ito si Liban Cortiza dahil ang galing ng tira nito. World champion din ito mga kabilyar. Ayun. 3 rails. Oop, medyo mahina. Kaya gagawin niya dito mga kabilyar. Ayan. Bottom right yung ano niya dahil ibalik niya sa gitna yung white ball. Punch. Ayan. Uy. What? Doon pala sa side pocket kunin niya yung 7. Ayun, stand shot yun mga kabilyar. Yung stand shot, para siyang stop ball pero mag-move forward ng konti yung white ball. Tinira yun niya mga kabilyar above the center.
Ayun, dry break na naman. Ang malas naman ni Jamel Sultan ni Porkchop. Laging dry break yung break niya. Walang pumasok. Ayun. Tamang-tama lang yun. Pero long distance yung blue to. Next is red 3, 1, 2. Oops! What? Ang ganda naman ng tira nun. Sumayo yung white ball. Ayun, breaking. Medyo mahirap itong violet 4. Tingnan natin. Manipis. Uy, yun lang. Sumobra. Masobrahan ng nipis mga kabilyar. So, dito. 1, 2. Pabalik sa gitna. Ayan. So, magandang angle niya. Papuntang green 6. So, follow shot lang ng konti. Maybe 2, 1. Two rails. Ayun. Dito mga kabilyar, pwede niya paatrasin ng konti. Ayan. So, elementary na ito sa kanila mga kabilyar. Ayun, drop shot na lang. So, dito mga kabilyar, tingnan natin. Ayun. Draw shot ng ginawa niya. Muntik pang madiskuido sa side pocket. Muntik na ma-scratch. Ayan. Uy! Yun lang dahil nasubuhan niya ng inside mga kabilyar. Nagkamali doon si ano? Oops! Yun! May bonus pa rin natitira dito kay Jamel. Last ball. So easy na lang itong mga kabilyar. Ayan, para na lang tinulak niya. So score natin 3-4 in favor pa rin kay Liban Cortesa. Ayun, grabe naman ang break ni Liban Cortesa. Tigda dalawa yung pumasok at may tira pa sa yellow one. Ayun, side pocket, red 3. Ayan, dito mga kabilyar, 3 rails. Dahil larong sided siya sa red 3, so tatlong banda po ito. 1, 2, 3. Ayan. Wow! Very control yung speed ni Liban. Yan, follow shot lang ng konti. Nandyan na yung orange 5. Next is green 6. Ayun. Tinampal niya. So dito, simplihan na lang ito ni Liban. Parang semi-stop ball. Dahil side pocket yung, ayan, side pocket yung 7 ball. Ayun. Last ball na. Ang bilis mga kabilyar, no? Hindi kayo mababore dito. Alam ko, tatapusin nyo talaga yung video. Dahil isang buong laro ito. Tapos 25 minutes lang. Dry break na naman. What? Ano yan, Jamel? Anong ginagawa mo? Walang pumasok sa break mo. Ayan, drop shot. Pinatay ang bola ni Liban. Ayun, nagpass lang siya ng 10 ng konti. So dito, yun, follow shot with, ayan, mahina na lang. So this green 6, ang next is side pocket or doon sa ibabaw, ayan, side pocket. So dito mga kabilyar, parang tampal din ito. Uy, pinatras. Ayan, mapilitan si Liban ito i-draw, ayan. Wow, sumayaw na naman yung white ball. Ang ganda naman ng draw na yun. Yun, follow shot with right spin. So dito, paatras ng konti mga kabilyar dahil yung 10 ball nasa gitna. Ayan, konti lang. Ayun, score natin 6-3. Uy! Iba na, dalawa pa rin pumasok, pero pumasok yung white ball mga kabilyar.
paatras to. Ayun. Para sa Violet 4. So andyan lang yung Orange 5. So titirahin na lang niya ito ng mahina. Pabanda lang ng konti. Yun, left-handed. May angle siya. So dito mga kabilyar, depende sa player kung gagamit siya ng 2 rails or 1 rail lang. Ayun, 2 rails ang ginamit ni Jamel doon mga kabilyar. So dito, pwede niya i-stop ball or follow ng or i-follow niya ng konti. Basta lalagpas lang sa 10. Ayun. So dito mga kabilyar, follow shot din. Gagamitan lang niya ng konti itong right spin para umangat ng konti yung white. Ayun. Muntik na namang na-scratch. So dito, pwede na stop ball or follow ng konti. Ayan, parang stand shot na rin. Ayan. Last ball na si Jamel. Hahabol, hahabol siya dito. Hindi siya nagpatinag kay Liban. Ayun, score natin. 4-6 na. Ayun. At last, nakapasok din ng break si Porkchop. Ayun, side-side pocket yung red tree. Ayun. Madali na lang to mga kabilyar. Violet 4, then orange 5. Ayan. Andyan lang yung orange 5. Always look for the next object ball mga kabilyar. Dahil doon mo malalaman kung ano ang i-apply mo doon sa white ball. Kung stop ball ba, patras ba, follow shot ba, kailangan mo bang lagyan ng left spin, kailangan mo ba lagyan ng right spin. Doon magdepende sa next object ball mga kabilyar. At saka yung speed, doon lahat. Uy, ano yun Jamel? Nag-miss na naman siya sa ginamit kasi niya yung ano. What? Damn! What a shot by Liban Cortiza, the Slayer from Davao. Ayun. Madali na lang to. Pwede na niyang parang i-draw ito eh. Ayan. Draw shot lang. Ayun mga kabilya. Kaya nauubos ng player yung mga bola dahil lagi silang nanonood sa next object ball mga kabilyar. At yung kasing mga katulad nito na mga pro na ay 3 balls or more ahead sila mag-isip. Kaya ubos talaga pag ma-open na yung table. Dahil ang galing nila mag-control ng white ball, ang galing nila sa pocketing. So wala na, magaling pa rin sila sa planning. Ayun. Ang ganda ng ginawa ni Jamel dito sa red tree. Sa preparasyon niya, ayun, pinabanda pa ng isa. Wow! What a shot by Porkchop! Yun, left-handed na naman. Left and right pala ito si Porkchop. Maski medyo malaking katawan. Ayun, gamit lang siya ng one rail. Gamitan ng left spin ng konti. Uy, dalawa palang rail ginamit niya. Yun mga kabilyar, secret dito sa pinanood natin, lagi niyong uunahan mag-isip. Unahan niyong mag-isip kung anong gagawin ng player. And then, pag hindi ginawa ng player yun, mali yung hula mo. Yung other option, yun ang papraktisan natin mga kabilyar. Dahil yun ang additional na na-learn natin sa laro nila. Ayun. Marangkada na dito si Porkchop. Yun, one row lang ito. Follow shot, mahina lang. Ayan. Para sa yellow 9. So, next is blue 10. So, kailangan niya ito parang stand shot lang or drop shot. Depende lang sa ano niya.
Marami kasing option mga kabilyar, depende sa player kung anong komportable niya. Ayun, drop na lang. Nice drop, pork chop. Ayun, score natin 5-7. Hahabol dito si pork chop. Wala pa rin. Ayun, dry break na naman. Hindi nag-practice ng break ito si pork chop. While si Liban Cortiza, tigda dalawa yung pumasok sa break niya. Ayun, follow shot lang ng konti para sa blue 2. So next is red 3. So kailangan titirahin niya ito sa one ray lang ito. Ayan, banda, pabalik. Oh, ang ganda. Nilagyan niya yun ng left spin mga kabilyar. Dito din. 1, 2, pabalik sa gitna. Ayan. Simpleng-simpleng lang maglaro ito si pork chop ah. Ayun, 1, 2. Wow. Gumagana na si pork chop mga kabilyar. So, sa larong billiard mga kabilyar, maski mataba kayo, maski meron nga akong nakita na babaeng professional player sa Amerika mga kabilyar, naku, ang laki ng katawan pero ang galing. Naglalaro na siya sa mga pro tournament. Napakalaki. Malaki pa kay Jumel. Parang basta malaki, grabe, pero maglaro napakatindi. Lagi din maubos ang bola. Babae yun mga kabilyar ha. So yun lang siguro ang paraan niya para maka-exercise siya itong paglalaro ng bilyar. Dahil halos maglalaro ka ng 5 hours dito, tapos halos hindi ka na umupo. So exercise na yun. At saka dito mga kabilyar, laging alert yung mind nyo dito. Maka-sharpen ito sa mind mo dahil focus ka, tapos lagi kang nagpa-plan kung anong gagawin mo sa next ball. Ayun mga kabilyar. Ayun! What? Score natin? 6-7 na. Hahabol dito si ano? Ayun, pinapraktisan talaga ni Liban Cortiza ang break mga kabilyar dahil may laging pumasok sa side pocket. Pero wala lang siyang clear shot dito sa yellow one. Kaya automatic defense yung ginawa niya. Ayun, may window. Counter. Ayun, kinounter ni pork chop mga kabilyar. Pero may kita pa rin. So, yun ang tinatawag lang nila na containing defense. Ayun, ang galing naman. Ang galing naman nun, pork chop. Ayun, 2 rails. 1, 2. Oops. Yun, buti na lang. May window pa sa red 3. Ayun, mahina na lang. Drop. Wow. Ang galing naman ng pork chop na ito. So, yun mga kabilyar. Kilalang-kilala nyo na ito si pork chop dahil sa video ko. Mayroon nga nagtatanong na, wait a minute, who are you? This is pork chop or Jamel Sultan. Ayan, drop na lang with inside spin. Yun, follow shot, inside spin din. Ayun, heel-heel mask po ito mga kabilyar. Ayun, straight ball siya sa blue 10. Ang ganda ng laro ni Jamel. Parang umaangat yung confidence niya. Ayun, score natin 7-all. Decision game tayo mga kabilyar. At siya pa ang nag-break. Ay pumasok ba? Oop! Wala pa rin mga kabilyar. Ang malas naman ni Jonel. Ayun. Oops. Oops. Uy, nagtago. Ayun lang mga kabilyar. Ganyan talaga dahil bilog yung bola sa larong billiard.
So hindi mo talaga maano kung minsan kahit dahil tao lang tayo magkamali din. Yun lang. Short yung nipis sa tira ni Pork Chop, mga kabilyar. At ganun din. Ang liit pala ng butas ng table na ito. Hindi magkasya yung dalawang bola. Good shot. Pagkakataon na ni Pork Chop to para manalo. Tingnan natin maubos ba niya. Yun, oops, sumobra ng konti pero he's okay. So ito mga kabilyar. Ayun, 1, 2, 3. Wow, pinalusot pa. Ayun. Inano ang angle ni Pork Chop. Kailangan niya lagyan ito ng left spin. Bottom left. Wow, ayun. May tira na siya sa green 6 mga kabilyar. Yun lang kasi ang pinaka ano, malapit na butas sa green 6. Yun, 1, 2, 3 rails. Ang ganda naman yun, Pork Chop. Yun mga kabilyar, ina-expose ko na sa inyo si Jomel Sultan, known as Pork Chop. So makilala nyo na siya. Ayun, last 2 balls na si ano. Upset ito mga kabilyar dahil yung tinalo niya dito ay world champion na si Liban Cortiza. Ayun, last ball na. This is for the win. Ayun, pasok. Tanalo si Pork Chop mga kabilyar. Upset mga kabilyar. Tinalo niya si The Slayer Liban Cortiza, world champion. So yun lang mga kabilyar. Nakilala niyo na si Jomel Sultan, known as Pork Chop, na magaling maglaro ng billiard. So yun lang mga kabilyar. Kung nagugustuhan niyo ang tulad nitong fast track video, kung pwede, i-subscribe nyo naman, i-like, i-share, at pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga videos natin. So mag-ingat kayo mga kabilyar, and God bless.